umaga pa lang nang magbilang ng salapi si Hart galing sa piggy bank na 3 taon niyang hinulugan. Hindi nga maitago ang saya sa mga mata niya nang mabilang na 5,000 din ang naipon. Sapat na siguro ito upang makaluwas siya pa Maynila upang alukin ng kasal si Archer. Ang nagligtas noon sa kanya sa kamuntikan na pagkalunod sa sapa. Naaalala pa niya noon kung paano nag-slow-mo ang mundo niya nang buksan ang mga mata at isang anghel ang nakita niya. Hindi talaga niya makakalimutan ang batang lalaki na iyon na nagligtas sa kanya. Ang pangalan niya ay Archer Magbati. Ito ang senyorito niya sa mansyong tinitirhan. Subalit nang tumuntong na ito sa legal na edad, umalis na ang mga ito upang mamuhay sa Maynila. Kaya naman, pinag-ipunan talaga niya ang magiging gastusin patungo roon. Nakung bata ka? At ano na naman ang ginagawa mo dito sa kubo? Kanina ka pa tinatawag ng itay mo dahil magtatanghalian na raw kayo. Tia Marga, ginulat niya naman po ako. Opo, at mamaya lang ay uuwi na po ako. Iyan ba ang naipon mo para sa pag-alis mo patungong Maynila? Abat ineng, sigurado ka na ba talaga dyan? Mga bata pa kayo nung nangyari iyon. Ani pa ng ginang, kaya naman napaangat ng tingin si Hart. Lahat kasi ng kapamilya niya ay alam ang tungkol sa kagustuhan niyang mapangasawa si Archer. Yun kasi ang bukang bibig niya hanggang sa magdalaga siya. Nagiging biro lamang sa kadahilan ng bata pa siya noon at patanda sa kanya si Archer ng 8 taon. Hindi raw sila nababagay, kaya naman madalas tuto lang kanyang itay dahil nga hindi siya nito mapapansin. Walang silbi ang naging usapan nila noong mga bata pa sila dahil pangakong pambata lamang iyon. Si Tia naman, bakit niyo po ba pinapasama ang loob ko? Kahit bata pa ako noon ay alam ko na po ang gusto ko sa buhay. Tsaka totoo po ang pagmamahal ko kay Archer, kaya naman magtutungo ako roon upang makita siya. O siya, kung di ka na talaga mapipigilan, ito ang address ng anak ko sa Maynila kung nais mo talaga dyan na tumungo at manirahan pansamantala. Diyan ka tumuloy. Sabihin mo sa kanya na pinsan ka niya para patuloyin ka niya. Inabot pa ng ginang ang maliit na papel kay Hart. Kumislap naman ang mga mata niya sa narinig. Kaya naman, nagtatalon si Hart dahil sa saya. Thank you po, Tia. Tatanungin ko po ito ng utang na loob. At kapag naging mag-asawa na kami ni Archer, ay bibili po kita ng paborito mo nga. Ikaw talagang bata ka. Sige na, at aalis na ako upang magpahinga. Ikaw na ang bahala dito at ako aalis na muna, okay? Umuwi ka na dahil tiyak na magagalit na ang itay mo. Paalam ng ginang na kinatango na lamang ni Hart sa kanin niya na pagpasyahang umuwi. Sa hapagkainan, hindi pa rin mapawi ang malawak ng ngiti ni Hart habang kaharap ang mga magulang. Ang kanyang mga magulang naman ay napapailing na lamang dahil sa katigasan ng ulo ni Hart. Anak, hindi ba masyado ka naman mapusok kung paparoon ka upang alukin lamang ng kasal si Archer? Mabuti pa ay dumito ka na lang at tulungan kami sa pagsasaka. Nanay naman, alam mo naman ang pangarap ko ito, hindi ba? Bata pa lang ako, gusto ko nang maging kabiyak si Archer dahil siya nagligtas ng buhay ko noon. Siya po ang superhero ko, kaya naman gusto ko siyang maging kabiyak. Anak, 2 dekada na ang lumipas simula nang mangyari yan. Paano kung may nobya si Archer? Paano ka? May pag-aalala sa boses ng ina na kinatigil naman ni Hart sa pagsubo ng pagkain. Nay, huwag mo naman akong takutin. Alam ko naman na alam niya pa rin ang pangako namin noon, kaya naman hindi niya ako makakalimutan. Sinasabi ko lamang ang maaaring mangyari, lalo na at isang makisig na bata ang napili mo. Imposible na wala siyang nobya doon. Basta nay, pupuntahan ko siya sa Maynila. Wala naman akong pakialam kung may naging kabiyak siya. Basta itutuloy namin ang pangako namin noon. Desidido na talaga si Hart na lumuwas pa Maynila. Wala nga sa isip niya ang tungkol sa mga maaaring mangyari noon. Sadyang nagpokus siya sa pag-iipon upang mapuntahan ito. Bakit hindi na lang si Lorenzo ang gustuhin mo, anak? Hindi ba? Bata pa lang kayo ay iniibig ka na niya. Napakabuti din ang binatang iyon. At balita ko, successful na siya sa buhay. Tulad ng mga pinsan niya. Si Lorenzo po, nay? Ay, ayoko sa babaero na yun. Hindi ko pa rin makalimutan noong mga panahon na nilalait niya ako kasi maitim ako. Si Jiwon lang naman ang mabait sa kanya. Si Killian ay napakapilyo. Si Darius, masyadong malamig kausap. Tapos si Peter ay parang tanga naman. Higit sa lahat, si Zachary na napakasweet. Hindi ko sila makakalimutan, nay. Dahil alam mo na sila din ang dahilan noon bakit nilalait ako ni Lorenzo. Ikaw talaga?
Hindi mo ba alam na may mga asawa na ang limang yan? Masasaya na sila sa pamilya nila. Kaya naman ikaw ay huwag mo sayangin ang buhay mo sa taong hindi ka kayang magustuhan. Doon ka sa taong mahal ka dahil matututunan mo rin naman itong mahalin. Paalala pa ng kanyang ina. Hindi na nagsalita pa si Hart. Pagkus, pinagpatuloy na lamang ang pagkain niya habang iniisip kung ano ba ang magiging reaksyon ni Archer kapag nagkita sila. 2 dekada na rin at ano kaya ang itsura nito? Naaalala pa kaya siya nito? Yan ang mga tanong sa isip ni Hart. 2 linggo matapos makaluwas si Hart patungong Maynila. Hindi niya inaasahan na ganitong lugar pala ang bubungad sa kanya. Ang mga naglalakihang mga building, lalo na ang mga malls na sinasabi nila na sa telebisyon lamang niya nakikita. Hindi nga lang maganda ang pagkikita nila ng pinsang si Brenda. Pinagkamalan kasi siyang magnanakaw at muntik na silang magtagaan sa labas ng apartment nito. Mabuti na lang talaga ay tumawag si tiya niya. Hoy, Pokwang! Ano ang almusal natin ngayon? Nag-almusal ka na ba? Ito, may dala akong Jollibee. Baka hindi ka pa nakakakain yan. Salubong agad sa kanya ni Brenda saka binagsak ang Jollibee sa kanyang harapan. Sa palagay mo ba nasa dulo ako ng bundok tumira? May Jollibee sa bayan natin. Pinapaalala ko lang. Ganun ba? Mabuti naman. Alam mo na, tagal ko nang di nakakadalaw doon kaya hindi ko na alam. Pero siya nga pala. Ano nga ulit ang dahilan mo bakit lumuwas ka? Tanong pa ni Brenda saka umupo sa kalapit na upuan. Kinuwento ko na kaya sa'yo kagabi, pero sige, uulitin ko. Hinahanap ko kasi si Archer magbati dahil aalokin ko siya na magpakasal. Ang kapal naman ng mukha mo, Bey. Aalokin mo talaga ng kasal ang pinakamayamang tao sa mundo? Kilala mo ba kung sino yung tinutukoy mo? Archer magbati, Pokwang. Madiin pa talaga ang pagbikas niya sa salitang magbati. Kilala ko siya dahil siya nagligtas sa akin noon. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Nahihibang ka na nga at nagtungo ko pa talaga rito para dyan? Nagkamot pa ito ng kilay bago may kinalkal sa cellphone nito. Nakikita mo ba yan? Tukoy ni Brenda sa larawan ni Archer, subalit may kasama itong magandang babae. Kaya naman, nawala ang ngiti sa labi niya. Sino ang babaeng yan? Tsaka, bakit sila magkadikit ang labi? May pait at may kirot ang pagkakasambit niya. Kasi nga, tanga ka, wala bang TV sa atin doon? Isang buwan na simulang in-announce na magpapakasal na sila ng long-time girlfriend niya. Ano? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi niya magagawa sa akin yan. Jowa lang ang peg. Kaya naman umuwi ka na sa bayan natin dahil wala ka nang babalikan sa kanya. Tsaka ang cringe naman na pakakasalan mo siya kasi niligtas ka niya noon. Pupuntahan ko siya bukas at kailangan ko siyang makausap kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. Ani pa ni Hart, kaya naman napangiwi si Brenda. Naloka ka na talaga at yan pa talaga ang iniisip mo? Ang tagal na kasi ng pangakong sinasabi mo. Isa pa, kaya nga siya nag-girlfriend dahil hindi naman siya interesado sa'yo. Natahimik siya sa sinabi ni Brenda. Nasaktan kasi siya sa sinabi nito, kaya naman pumatak ang mga luha niya habang nakatingin sa pinsan. Nabaliw ka na talaga. Ikakasal na sila pero sige, tutulungan kita na makita siya. Pero kailangan muna natin makausap si Lorenzo. Bago mo kausapin si Archer. Ani pa ni Brenda, kaya naman tumahan na sa pag-iyak si Hart. Kabado si Hart habang sakay siya ng tricycle kasama ang pinsa na si Brenda. Patungo kasi sila sa kumpanya ni Lorenzo, ang kapatid ni Archer. Ito raw muna ang kakausapin nila bago nila makausap si Archer. Ang nakakatakot lamang para kay Hart kung bakit ganto na lamang ang panginginig ng buong katawan niya. Kumalma ka lang, tapos ang lakas ng loob mong puntahan si Archer para alukin ang kasal. Magkaiba kasi si Lorenzo at Archer. Oo, dahil si Lorenzo, single, si Archer ay hindi. Bira nito sa kanya, kaya naman hindi napigilan ni Hart ang lumabi. Nang makarating na sila sa kumpanya, bumulaga kay Hart ang nakakalulang building. Napakaganda nito, at nanaisin mo talaga na ipagyabang sa mga tao na dito ka nagtatrabaho. Naglakad na sila patungo sa loob, at ang mga empleyado na madaanan nila ay pinapaliguan sila ng nanghuhusgang tingin. Kaya hindi napigilan ni Hart na yumakap sa braso ng pinsan
dahil hindi siya komportable sa mga tinging ipinupukol sa kanila. Pagpasok nila sa isang palapag, narinig ni Hart ang mga tawanan ng mga barakong boses. Wala sa loob niyang tumingala ng tingin at ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na mga matang iyon. Who are you? Iyan ang lumabas sa bibig ni Lorenzo nang makilala sila. Boss, ako ito si Brenda. Empleyado ko dito at off ko lang po ng isang linggo. May kasama kasi ako na gusto ka daw makausap. Ani ni Brenda na labis niyang kinabigla. Hindi niya alam na nagtatrabaho ang pinsan sa magandang kumpanyang ito dahil hindi naman siya nagtatanong. Who? Tumitig pa sa kanila ang limang lalaki na pamilyar sa kanya. Kahit na nag-mature na ang mga mukha nila, ay sila pa rin ang mga uhuging kalaro niya noon. Saksakan ng gwapo. Yan ang masasabi ni Hart, lalo na si Lorenzo na hindi pa rin siya maiwan ng tingin. Hart boss, si Hart Lachenko, ang dati mong first love. Anunsyo ni Brenda na nagpapula sa magkabilang pisngi ni Hart at nangunot naman ang kilay ng anim na binata. O Diyos ko, lamunin na sana ako ng lupa. Bulong ni Hart sa kanyang sarili. Nakaupo lamang si Hart katabi ng pinsan na feeling close sa limang binata habang siya nakayuko at hindi alam ang sasabihin kay Lorenzo. Ang gusto niyo ay makausap si Archer? Sa anong dahilan? Tanong pa nito sa kanya sa malambing na boses. Kasi gusto ko sana siya makausap tungkol sa kasal namin. Lakas loob na sinabi ni Hart. Napatampal ng noo si Brenda dahil sa kahihiyan habang ang anim na lalaki naman ay napabuga ng iniinom na wine. Muli na naman siyang namula dahil sa panunuya na tingin sa kanya ng lima. Hart, hindi sa iniisip namin na naiibang ka, pero parang gano'n na nga. Anong kasalang sinasabi mo? Tanong pa ni Killian sa kanya. Iniligtas niya kasi ako noon sa pagkalunod, tapos nangako ako na pagkakasalan ko siya paglaki namin, kaya nandito ako. Iniligtas ka niya sa pagkalunod? Wait, it sounds familiar. Ani naman ni Jiwon. Oh, now I know. Ikaw yung sipuni noon na nahulog sa sapa at iniligtas ni Lo. Bigla na lamang tinampal ng tinapay ni Lorenzo ang bunganga ni Peter na pinagtaka naman ni Hart. Maski ang mga pinsan niya ay nagtataka din sa inakto nito, pero hindi sila nagsalita. Gusto mo makausap si Kuya? Tutulungan kita. Talaga? Tutulungan mo ko makita siya? Salamat! Galak pang sabi ni Hart at saka hinawakan ng mga kamay ni Lorenzo. Napasandal si Lorenzo sa kanyang swivel chair at napapikit dahil hindi pa rin mawala sa alaala niya ang mukha ni Hart. Ilang taon man ang lumipas, pero hindi pa rin pala nawawala ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kahit na ilang babae na ang dumaan sa buhay niya, ay iba pa rin ang epekto nito sa kanya. May napansin ba kayong mali sa sinabi ni Hart? Tsaka ang ganda niya, no? Kakaiba ang ganda niya. Walang pagbabago at mas lalong gumanda. Ani ni Killian. Oo, napansin ko nga na ang inaakala niya nagligtas sa kanya ay si Archer. Singit naman ni Darius. Anong masasabi mo, Lorenzo? Ang first love mo ay muli mong nakita. Dalagang dalaga na siya ngayon. Baka naman pwede mo nang ituloy ang naudot yung pagmamahalan. Biro pa ni Peter. Sa inis ni Lorenzo, binato niya ng ballpen ang pinsan. Tumawa naman ng malakas sa mga ito. Mga siraulo, idadamay niyo pa si Art sa mga kalokohan niyo. Magsiuwi na nga kayo at may mga trabaho pa akong tatapusin. Singhal ni Lorenzo sa mga kasamahan niya. Ang KJ mo talaga, Gurang. Hindi mo ba alam na ito na ang tsansa mo para makuha ang loob niya? Hindi ba, hindi mo naman siya nakalimutan? Manahimik ka na dyan, Killian. Isusumbong talaga kita sa asawa mo. Pwede bang huwag ka na magpaka-impokrito? Alam naman namin, Lorenzo, na muling tumibok ang puso mo. Sakay pa ni Peter. Hindi ba talaga kayo alis? Chill, masyado ka namang hot. O siya, alis na ako. At baka naghihintay na si baby ko. Ani pa nito, saka sumibat na paalis. Naiwan si Jiwon at alam ni Lorenzo na may ibig sabihin ng mga tingin nito. Ano bang laban nila sa isang Jiwon? What? Alam ko, hindi mo na kailangan pa sabihin. Inunahan na ni Lorenzo ang sasabihin dapat ni Jiwon. Wala pa akong sinasabi. Ang gusto ko lang sabihin na take care.
and be brave enough para ipaglaban ang gusto ng puso mo. Ani Jiwon at saka na umalis. May laman ang sinabi, subalit hindi na pinansin pa ni Lorenzo. Ganon din ang ginawa ng ibang pinsan ni Lorenzo. Umalis nang wala ng ibang sinasabi. Nang mapag-isa ang binata, muli niyang naalala kung paano bumilog ang mga mata ng dalaga nang pumayag siya upang makita ang nakakatandang kuya. Subalit nang maalala niya ang dahilan kung bakit nais nitong makausap si Archer, tumabang ang panlasa niya. Hindi pa rin pala ito nagbabago dahil baliw pa rin sa lalaking inakala niyang superhero. Paano nga ba niya aaminin na mali ang pinaniniwalaan nito sa matagal na panahon? Isang linggo na ang nakakalipas simula nang makita si na Hart at Lorenzo upang kausapin ang kuya ng binata. Subalit madalas nila itong hindi naaabutan. Palagi kasi itong nasa out of town dahil sa mga business nila na nagkakaroon ng problema. Kaya madalas ay nagkakasama sila upang maghintay. Hanggang sa nagkakapalagayan na sila ng loob at naging komportable na si Hart sa binata. Madalas silang lumabas at hindi namamalayan ni Hart na nagiging close na sila na umaabot na sa puntong nagagawa niya ng makitulog sa kondo ni Lorenzo. Para naman kay Lorenzo ay oportunidad ito upang makasama niya ang dalaga kahit na nagiinit ang ulo niya sa tuwing naaalala kung bakit nga ba niya nakakasama ito. Sa loob ng banyo ng tinitirang kondo, yamot na yamot si Lorenzo sa kapatid niyang si Archer. Nakauwi na pala ito ng Pilipinas at hindi man lang nagsabi sa kanya. Ilang beses niyang pinaalala na huwag siyang kakalimutan na tawagan. Bakit ba ayaw mo kong umuwi ng Pinas, ha? May ginawa ka ba dyan na hindi ko alam, Lorenzo? Tanong ng kapatid mula sa kabilang linya. Kuya, pwede bang huwag ka ng maraming tanong? Huwag ka nang umuwi muna ng isang linggo pa. Isama mo ang fiancé mo dahil hindi ka pa pwede dito. May ubo ba ang utak mo? Alam mo naman na may problema ang kumpanya natin at kailangan ko itong asikasuhin. Kung ano man ang pinaplano mo ay huwag mo kong kakausapin. Sabay patay ng linya ng cellphone. Napahilamos si Lorenzo sa sarili niyang muka dahil tiyak na makikita na ang dalawa at wala na siyang magagawa pa. Paglabas niya ng banyo, bumungad agad sa kanya si Hart na umaasa na nakausap niya ang kapatid. Naiinis siya pero naaawa at hindi matiis ang dalaga. Kailangan na talaga sigurong magising ng dalaga sa kahibangan nito sa nakakatandang kapatid. Anong sabi ni Archer? Oo daw, at pwede kayong magkita bukas na bukas din. Alangan pa siyang umiti, pero ang babaeng nasa harapan ay kuminang ang mga mata dahil sa tuwa. Hindi nga, wala bang halong biro, Lorenzo? Salamat! Yumakap pa ng bigla sa kanya ang dalaga. Kahit na sa loob ni Lorenzo ay nagiinit siya sa selos. Dito na tumuloy sa kondo niya ang dalaga dahil bukas na bukas ay magpupunta dito si Archer upang tapusin na ang kahibangan ng dalaga. Pinatulog niya ito sa kabilang guest room. Ito na ang naging silid ng babae sa tuwing naghihintay ito. Ang dating kondo niya na walang buhay, ngayon ay nagkaroon siya ng dahilan upang dito umuwi na noon naman ay hindi niya ginagawa. Halos sa loob ng opisina na siya tumira. Dahil wala naman siyang dahilan o wala naman siyang uuwian. Sinipat ni Lorenzo ang orasan sa ibabaw ng pader dito sa may loob ng opisina niya. Inalis pa niya ang suot na salamin at binitawan ang report ng kumpanya na kanina pa niya binabasa. Nagunat at minasay ang sentido dahil sa matagal na pagbabasa gawa ng may problema ang kumpanya. Lumabas siya upang silipin sana ang dalaga sa silid nito. Subalit iba ang naabutan niya. Nanginig ang mga kalamnan niya kung paano niya nakita ang maganda nitong muka, lalo na ang katawan nito na natatakpan lamang ng puti niyang shirt. Nababaliw siya sa tuwing nakikita na suot nito ang damit niya. Gusto niya itong angkinin, subalit nakalimutan niya na hindi pala siya ang iniibig nito. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa isang dipa na lamang ang muka niya sa muka ni Hart. Pinaltakan niya ng mabilis na halik ang uluhan nito. May binulong siya at lumabas ng silid. Alas 8 ng umaga nang magising si Hart dahil ngayong araw na niya makikita si Archer. Suot niya ngayon ang dress na binili pa ni Lorenzo para sa araw na ito. Ang binatang si Lorenzo ay sandaling nagpaalam upang bumili ng groceries habang siya ay iniintay si Archer na dumating. Hindi nga siya binigo ni Lorenzo dahil ngayon sa kanyang harapan nakatayo si Archer. Archer! Malakas niyang sigaw at yumakap sa binata. Hindi agad nakapagsalita si Archer
dahil maski siya ay nabigla at hindi niya maalala kung sino ba ang babaeng ito. Teka miss, pwede bang malaman kung sino ka? Bakit mo ako gustong makausap? Ako to, si Heart, yung niligtas mo noon sa sapa dahil kamuntikan na ako malunod. Hindi ko maalala. Alangan pang umiti si Archer, kaya naman nadismaya si Heart pero hindi siya sumuko. Naaalala mo ba si Lorenzo noon? Sina Jiwon, Darius, Killian at Peter? Kalaro ko sila noon, tapos kamuntikan na ako malunod at niligtas mo ko. Kundi dahil sa'yo baka matagal na akong namatay. Sandaling nag-isip si Archer at napapitik siya sa ere ng maalala. Ah, ikaw yung batang babae noon na palaging inaasar ni Lorenzo? Dalaga ka na ah. Salamat. Nahihiyang anya pa habang nakatingin sa kanya ang binata. Hindi alam ni Heart kung ano ba ang gagawin dahil nga sa kaba na nararamdaman. Totoo nga na umiibig siya sa lalaki kahit ang tagal ng panahon na mangyari iyon. Ang gwapo nito, subalit hindi pa rin maitatanggi na mas gwapo si Lorenzo. Bakit mo nga pala ako gusto makausap? Nakiusap sa akin si Lorenzo para puntahan ka dito. Pasensya na, pero pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit? May kailangan kasi akong asikasuhin sa kasal. Kasal? Oo, ikakasal na ako sa susunod na linggo. Pakiramdam ni Heart ay nabasag ang nag-iisang pag-asa sa puso niya. Pero kaya ako nagpunta dito para sana alukin ka ng kasal. Nagpunta ako ng Maynila para sabihin na gusto kitang mapangasawa at ang tagal ko nang hinihintay to. What? Simula kasi ng bata ako, matapos mo kong iligtas, ikaw na talaga ang inisip ko na gusto kong maging asawa. Naghintay ako sa pagbabalik mo, pero hindi ka na bumalik sa bayan, kaya naman ako na nagtungo dito. I'm sorry pero, what? Wala akong maalala na kailangan kitang pakasalan. Para naman siyang sinampal ngayon. Pero, hindi ba niligtas mo ko noon? Yes, pero hindi ako nagligtas sa'yo sa mismong sapa dahil hindi ako marunong lumangoy. Ako lamang ang nagbuhat sa'yo patungong ospital dahil kamunti ka na rin malunod si Lorenzo noon. Anito. Anong ibig mong sabihin? Pwede bang pakasalan mo ko? Gusto ko talagang tuparin ang pangarap ko ng mapangasawa ang superhero ko. Tumayo na si Archer at lumayo kay Heart. Nasaktan naman ang dalaga nang mag-iba ang tingin ng binata sa kanya. Tinging iniisip nito na isa siyang baliyo. Yan ba ang dahilan kung bakit mo akong gusto makausap? Pasensya na pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Mahal ko ang fiancé ko at hindi ko siya ipagpapalit sa stupid na dahilan mo. Pero iniligtas mo ko. It doesn't matter dahil hindi naman talaga ako nagligtas sa'yo kundi sa Lorenzo. Isa pang bomba na bigla na lamang sumabog sa utak niya. Nagbibiro ka lang, hindi ba? No. Please, sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang, hindi ba? Kasi, imposible eh. Alam kong ikaw ang nagligtas sa akin sa sapa noon. Kaya nga ako nagbalik dito para sana alukin ka ng kasal dahil... Takot na takot si Heart nang makita ang walang emosyong mga mata ni Archer. Napaatras siya dahil ang emosyon na yon ay nagpapakita ng pagkairita. Ito lang ba ang dahilan kaya niya ako pinapunta dito? Uulitin ko ang sinabi ko, Heart. Kung sino ka man dahil wala na talaga ako masyadong maalala, kundi ang noong ako ang nagdala sa iyo sa ospital dahil nawala ng malay si Lorenzo dahil niligtas ka niya. Nagkakamali ka dahil hindi ako ang lalaking yun. Tungkol naman sa kasal na sinasabi mo, anong kalokohan ba yung iniisip mo? May fiancé ako at ikakasal na kami. Kaya sana, huwag mong gagawing kalokohan lamang yan. Mahabang litanya ni Archer. Natuluyang nagpaluha kay Heart. Ang lahat ng plano niya, simula nang lumuwas siya ng probinsya, ay bigla na lamang gumuho. Kahihiyan at galit, iyan ang nararamdaman niya. Kung ganoon, ang batang inakala niya na superhero niya ay hindi pala si Archer, kundi si Lorenzo. Sorry. Iyan na lamang ang nais sa tinig niya bago siya tumakbo palabas ng kondo. Naabutan pa niya si Lorenzo na may dalang mga pagkain. Pero hindi niya ito pinansin at basta na lamang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Ano pa bang maihaharap niya ngayon? Nakakahiya ang kahibangan niya. Kung nakinig lamang siguro siya, ay hindi mangyayari ang kalokohang ito. Samantalang si Lorenzo naman ay galit na galit pumasok ng kondo. Kinwelyohan ng kapatid dahil sa galit na nararamdaman niya. Anong ginawa mo kay Heart, kuya?
What? Sinabi ko lang naman ang totoo. At para hindi na rin siya magmukhang tanga. Bakit hindi mo pa kasi sinabi sa kanya ang totoo? At bakit ako pa ang kailangan magsabi? E di sana sinabi mo na maayos. Hindi naman siya iiyak ng ganun kung maayos lamang ang pagkakasabi mo. Huwag ka nang maraming sinasabi, Lorenzo. Sundan mo na ang babaeng yun bago pa may mangyaring masama sa kanya. Ipaliwanag mo sa kanya ang lahat dahil tiyak na galit yun sa'yo. Ani pa nito, kaya naman wala nang sinayang si Archer na oras at sinundan ng babae. Hindi pa rin humuhupa ang sakit ng loob ni Hart at nararamdaman niya ang binata na nasa likuran niya. Ano pa ba ang mukhang maihaharap niya dito? Hart, tara na. Iuwi na kita. Ating gabi na. Ani ni Lorenzo. Hindi ka ba galit sa akin? Kasi all this time, ikaw pala ang batang nagligtas sa akin. Nakakahiya sa kuya mo kung ano-ano mga sinabi ko. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa'yo dahil hindi ko sinabi. Naiintindihan ko naman kasi ayaw mo masira ang pagiging ilusyonada ko. Hey, hindi ka ilusyonada, okay? Umuwi na tayo at kakalimutan natin ang nangyaring ito. I'm sorry. Dapat pala sinabi ko na lang ang totoo. Hindi ka na sana nasaktan ng ganito. Akala ko kasi, yun ang makakabuti. Ano ka ba? Okay lang ako. Nga pala, gusto mo bang uminom tayo? Gusto ko talaga na makalimot. Padarang pang pinunasan ni Hart ang mga luha niya at nasasaktang tumingin kay Lorenzo. Kung yun ang gusto mong gawin, may mga beer ako sa bahay at wine. Umuwi sila ni Lorenzo na magkahawak ang kamay. Mabuti na lamang at wala na si Archer sa kondo ng lalaki. Hinanda naman ni Lorenzo ang mga iinumin nila. Unang shot pa lang ni Hart ay muling bumuho sa mga luha niya. Alam mo, ang tanga ko. Hindi pa naman ako nag-boyfriend kasi gusto ko siya ang first ko. Tapos, para akong timang na nag-ipon ng 3 taon para lang may pamasaya ako papunta dito. Tapos, ganito lang pala mapapala ko. Anya pa. It's okay. It happened. Ikaw pala ang nagligtas sa akin, pero wala man lang akong alam. Sumingot pa ng parang bata ang babae. Hindi na natiis ni Lorenzo at hinarap sa kanya ang babae. Pinunasan niya ang mga luha nito at pinagdikit ang mga noo nila. It's okay. Okay? Minsan, kailangan natin maranasan ng ganito. Huwag mo na lamang iisipin ang lahat ng yon. Isipin mo na parang isang bangungot lamang yon. Paano kung nalaman kong ikaw yun, Lorenzo? Pakakasalan mo ba ako ngayon? Baby, stop asking me like that. Dahil hindi mo magugustuhan ang mga sasabihin ko. Kung ano ba ang mga naglalaro sa isipan ko simula nang makasama kita. Dala na rin ng alak, hindi na makapag-isip ng maayos si Hart. Ganon din si Lorenzo, na labis ang pagpipigil na wag ang kininang dalaga sa mga oras na yon. Ngunit alam niya na nasasaktan ito at dala na rin ng alak, kaya naman hindi siya maaaring magpatalo sa bugso ng damdamin. Kung nalaman ko lang na ikaw, edi sana diba may boyfriend na ako ngayon? Bakit kasi hindi ko alam? May nobya ka na ba? Baby, lasing ka lang. Hindi, dahil kilala pa rin kita. Gusto kong maranasan ang tunay na pagmamahal. Ang pagkakaroon ng nobyo, kung anong pakiramdam ng yakapin at halika ng taong mahal mo. Nakikinig lamang si Lorenzo. Habang nagpipigil na huwag mapatid ang PC ng pagtitimpi niya. Lorenzo, pwede bang halikan mo ko? Hart. May pagbabanta pa sa boses ni Lorenzo. Bakit? Hindi mo ba kaya? Huwag mo naman akong pahirapan. Pwede ba? I'm doing my best na hindi ka ang kinin ngayon. Pero panayang gupit mo ng paunti-unti sa PC ng pagtitimpi ko. Eh di putulin na natin. Nagulat si Lorenzo nang bigla siyang halikan ni Hart para itong mahika na pumutol sa PC at katinuan niya. Nang gabing iyon, nagpalunod sila sa init na nararamdaman at hindi na naisip na hindi dapat nila itong ginawa. Nakalimutan ni Hart ang dahilan kung bakit siya nagtungo dito sa Maynila. Nakalimutan niyang panandalian ang mga salitang binitawan sa kanya ni Archer. Pangalan lamang ni Lorenzo ang bukang bibig niya nang gabing iyon. Alas 4 pa lang nang umuwi si Hart sa apartment ni Brenda. Irritable pa ang pinsan nang buksan niya ang pintuan ng apartment. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Sino sinubunutan mo? Basta, tulungan mo akong mag-impake.
Uuwi na ako ng bayan dahil ayaw ko na dito. Teka nga, ano bang nangyari? Hindi ka ba hinatid ni Lorenzo? Apat gago ang hayop na yun ah. Bakit hindi kanya hinatid? Delikado madaling araw ah. Hayaan mo at kakausapin ko yan pagpasok ko sa trabaho mamaya. Hindi mo ko maintindihan eh. Kailangan ko na talagang umuwi. Anong nangyari sa pag-uusap niyo ni Archer? Anong sinabi niya? Isa pa ang gagong yan. Makita talaga nila. Nakausap ko na si Archer. At all this time mali pala ang paniniwala ko na siyang nagligtas sa akin. Sobrang sakit, Brenda. At hindi ko na alam paano pa ako nito pero kasalanan ko naman kasi naging ilusyonada ako. Ikakasal na siya sa nobya niya. Kaya naman gusto ko na umuwi sa atin. Lumambot ang mukha ni Brenda nang makita kung gano'n nasasaktan ngayon ang dalaga. Paano si Lorenzo? Nakapagpaalam ka ba sa kanya? Natuod pa si Hart dahil sa tanong na alam niyang hindi niya masasagot ngayon. Ngumiti lamang siya na mapait, saka umiling. Hindi naman kailangan dahil hindi naman ako dapat nandito. Ang pagpunta ko nga dito isang kasalanan na. Tapos magpapaalam pa ako. Gusto ko nang umuwi sa atin. Alright, mag-ubiis lang ako at ihahatid kita sa terminal ng bus. Sasabihan ko na rin ng nanay mo na sundin ka pagdating mo sa bayan natin. Salamat. Anya, sabay punas ng luha sa magkabilang pisngi. Hindi na kailangan pang magpaalam ni Hart kay Lorenzo dahil ang ginawa nila kagabi ay isang malaking kasalanan na hindi na dapat pang mangyari. Samantala, nagising si Lorenzo dahil sa mga ingay na nanggagaling sa living room. Nang kapain niya ang katabing panig ng kama, wala na ang dalaga. Hindi niya ipagkakaila na naaalala niya ang lahat ng nangyari kagabi. Lalo na at nasa man siya ng bedsheet ang ebidensya. Paglabas niya ng silid, ang housekeeper ang bumungad sa kanya. May nakita po ba kayong magandang babae dito sa loob ng kondo ko, Nay? Naku sir, nobya niyo po. May napansin po ako na nagmamadali na umalis na babae kaninang madaling araw. Salamat, Nay. Anya na lamang at tumungo sa kusina upang kumuha na maiinom. Ang nasa isip ni Lorenzo ay baka umuwi na ito sa apartment ng pinsan. Baka mamaya lamang ay pupuntahan niya ito upang pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa kanila dahil nais niyang malinawan. Bugnot ang mukha ni Brenda nang pumasok sa loob ng opisina ng boss niyang si Lorenzo. Pinatawag kasi siya nito, lalo na ngayon na puyat siya dahil sa paghatid sa pinsan niya sa terminal. Boss, pinatatawag mo daw ako? Oh, gusto ko lang sanang itanong kung nakauwi ba ng ligtas si Art. Umalis kasi siya nang hindi ko alam. Anya. Opo sir. Baka nakauwi na yun ngayon sa bayan. Sagot nito na kumuha lalo sa atensyon ni Lorenzo. Ano? Umuwi na siya kanina sir, kaya po ako late kasi hinatid ko sa terminal. Nagmamadali nga at hindi na ako nagtanong kung anong nangyari, pero mukhang nasaktan nata talaga siya. Hindi nagsalita si Lorenzo, subalit kumuyom ang mga kamao niya dahil sa galit sa sarili. Kung siya na lang sana ang nagsabi, baka sakaling hindi humantong sa ganito ang lahat. Ngunit anong magagawa niya? Nangyari na at kailangan niyang tanggapin na ang nangyari sa pagitan nila ay walang pinagkaiba sa nangyari sa mga naging babae niya. Yan lang ba ang tatanong mo, sir? Tanong pa sana ni Brenda, subalit umiling lamang ang binata kaya nagpaalam na siyang lalabas. Nais mang habulin ni Lorenzo ang babae ay hindi niya magawa dahil iniwan sa kanya ni Archer ang trabaho ng kumpanya. Tambak ang mga ito, kaya naman hindi niya alam kung may oras pa ba siyang habulin ito. Lalo na at nasa critical din na kondisyon ng kumpanya niya, kaya naman kailangan niya itong unahin sa ngayon. Isang buwan simula nang makauwi si Hart sa bayan, ngunit napapadalas na ngayon ang pagsusuka niya sa umaga. Idagdag pa ang hilong nararamdaman at hindi niya alam kung ano ito. Sumusuka siya na wala naman lumalabas, na para bang hinahalukay ang kanyang sikmura. Maski ang pang-amoy niya ay naging sensitibo na rin. Anak, hindi kaya nakakain ka ng panis? Gusto mo ba ipa-check up na kita? Tanong pa ng kanyang ina na may labis na pag-aalala sa mukha. Pinunasan na muna ni Hart ang basang bibig bago marap sa kanyang ina. Nay, ako na lang po ang pupunta sa clinic dyan sa may kanto upang ipatingin ito. Sige anak, tapos ay magpahinga ka. Huwag ka muna mag-aani ng kamote sa bukuran natin. Tumungo si Hart sa clinic nila upang ipatingin ang sarili na sana ay hindi na lamang niya ginawa.
Nagahalong saya at lungkot nang malaman niya na nagdadalang tao siya. Nagbunga ang kapangasan na ginawa nila ni Lorenzo. Paano na? Paano niya sasabihin sa binata ang tungkol dito? Idagdag pa na simula nang makauwi siya ng bayan, palagi niyang naiisip ang binata. Ang pinagsamahan nila sa maiksing panahon na palagi siyang dinadalaw sa kanyang panaginip. Ang lahat ng nangyari sa kanila ni Lorenzo ay hinahanap niya sa loob ng isang buwan. Namimiss niya ito at nais niyang makita ulit. Sa pagbabalik ng mga nangyari, unti-unting napagtanto ni Hart na tumitibok na ang puso niya kay Lorenzo. Dahil dito, natutop ni Hart ang bibig at tahimik na lumuha. Kinabukasan, buo na ang desisyon niya na ipaalam sa binata ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Madaling araw pa lang, lumuwas na siya patungong Maynila. Inamin na rin niya sa kanyang ina ang tungkol sa pagdadalang tao at naging masaya ito sa kanya dahil ang binata naman talaga na si Lorenzo ang nais nila sa kanya at wala nang iba. Nang makarating na siya sa Maynila, hindi niya napigilan na mapangiti dahil isang buwan din ang lumipas simula ng unang beses siyang makatapak dito. Mula sa hindi kalayuan, naroon ang pinsan niyang bugnot na naman ang muka habang naghihintay sa kanya. Bruha, buisit ka talaga kahit kailan. Parang noong nakaraan lang ang dahilan kaya nandito kay si Archer, pero ngayon ay si Lorenzo. Nadapa ka ba tauntog yung utak mo? Ano ba mga pumapasok dyan sa utak mo, ha? Sermon pa nito sa kanya. Sorry na, dahil may gusto lang ako sabihin sa kanya na mahalaga, kaya ako nandito. Anong sasabihin mo? Nanabuntis ka niya. Naku, Heart, tigilan mo na yan dahil malala ka na. Hasik ng pinsan, kaya naman hindi nagsalita pabalik si Heart. Siya namang paghinto ni Brenda sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Huwag mong sabihin sa akin na walang ya! Sigaw nito, kaya naman nagtinginan ng mga tao sa kanila. Mumiti lamang ng tipid si Heart. Bruha, ang landi mo! Pero congratulations! Tara na at puntahan na natin si Lorenzo sa kumpanya! Ani nito, saka na sila pumaroon. Kung kanina lamang ay may lakas ng loob si Heart na humarap sa kanya, ngayon pintuan na lamang ang pagitan nila, saka siya kinabahan. Kaya mo to! Fighting! Anya pa sa kanyang sarili, subalit nang pipihitin na ang saradura ng pintuan nang bigla niyang marinig ang usapan. Hindi na muna itutuloy ang kasal ng kapatid mo, anak, dahil kailangan unahin ang kasal niya ni Joyce. Sa lalong madaling panahon, dapat na kayong maikasal, dahil yan ang gusto ng lolo mo bago siya pumanaw. Sabi ng ginang na nagpalamig sa buong katawan ni Heart. Iyan din ang nais namin upang malagay na sa tahimik ang anak ko. Sana'y alagaan mo ng maayos ang anak ko, Lorenzo. Sabi pa ng matandang babae. Huwag po kayong mag-alala, dahil ako na ang bahala sa anak nyo. Nakita pa ni Heart kung paano umiti ng totoo ang binata na palagi niyang ginagawa noon. Mas lalong nabasag si Heart nang makita na magkahawak kamay sila ng magandang babae na katabi nito. Pinanlamigan siya ng buong katawan. Ang naramdaman niya noon ay muli na naman niyang naramdaman ngayon. Subalit mas masakit at hindi siya makahinga sa sama ng loob. Lalo na nang makita niya kung paano maging masaya ang dalawa habang siya nandito sa may pintuan at unti-unting nababasag. Sa galit na nararamdaman ni Heart, hindi niya napigilan na pumasok sa loob habang lumuluha. Nagulat pa si Lorenzo, pati na rin ang ibang nandoon. Totoo ba? Totoo ba na ikakasal ka na? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nagsabi? Tsaka, sinong kasama mo? Tanong ni Lorenzo sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko. Ikakasal ka na? Hindi nakasagot si Lorenzo at nakatingin lamang sa kanya. Hanggang sa nakisali na ang ina ni Lorenzo na matabang ang tingin sa babae. Anong ibig sabihin nito, Lorenzo? Sino ang babae niyan? No one, Mom. She's my childhood friend sa bayan noon. Ani naman ni Lorenzo na mas lalong nagpasakit sa loob ni Heart. Itinanggi siya nito. Muli na naman siyang itinanggi. Really? Bakit bigla na lamang siya pumasok dito? Hindi ba niya alam ang salitang respeto? Buntis ako! Anunsyo ni Heart upang matapos ang lahat ng ito. Natuod naman si Lorenzo sa pagkabigla
at hindi makapagsalita. What? Buntis ang babaeng yan? At ang anak mo ang ama? I'm sorry, Mrs. Magbati. Pero anong kalokohan ito? Ginawan yung katotohanan ng anak ko. Galit na sabi ng ginang saka na ito umalis. I'm sorry po, tita. Nagulat lamang si mama. Mauuna na po ako at kakausapin ko lang si mama. Loren, aalis na muna ako. Tawagan mo na lang ako mamaya, okay? Malambing na sabi pa ng babae na pagkakasala ni Lorenzo. Tumango si Lorenzo at saka humalik ang babae sa kanyang pisngi. Bago ito malis, puno ng awa ang mga mata niyang tumingin kay Hart. Ano bang sinasabi mo, Hart? It's just one time. Tapos buntis ka na? Pakiramdam ni Hart ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang sabihin iyon. Pero ikaw lang naman ang hinayaan ko, Lorenzo. Anak mo ito. Please naman, huwag mo naman sana kami i-deny. Mahal na kita simula nang umuwi ako ng bayan. Doon ko lang napagtanto ang lahat. Stop it! Anong kalokohan ang sinasabi ng babaeng yan? Alam mo ba kung anong sinira ng babaeng yan? Sinira niya ang reputasyon natin! Mom, ako na ang bahala dito. Please lang, huwag ka na magsalita pa. Hindi! Dapat lang na malaman ng babaeng yan ang katangahang ginawa niya! Hindi ko matatanggap ang batang yan kung sakali man na totoo. Oh my gosh! Hindi ko alam ang sasabihin ko sa daddy mo nito! Lorenzo, huwag mo naman akong talikuran, please. Pati yung anak natin, sa'yo to. Hagulgol ni Hart, pero malungkot na tingin lamang ang pinukol ni Lorenzo sa kanya. Kung nasaktan siya sa sinabi ni Archer noon, nabasag na parabang sinaksak siya ng paulit-ulit. I'm sorry, pero hindi ko maaako ang batang yan. Kailangan ko to pa rin ng pangako ko kay Lolo. Napakakasalan ko si Joyce. I'm sorry, Hart. I'm really sorry. Napabitaw si Hart sa pagkakahawak niya kay Lorenzo. Isang beses pa niyang tinitigan ang mga mata ng binata at nakikita niya doon na mahal siya nito. Isa pa, sabihin mo sa akin ang diretso. I'm sorry. Iyan ang huling salitang binitawan ni Lorenzo bago siya umalis sa lugar na yon. Yan ang huling salita na tuluyang pumatay sa kanya. Iyak lamang siya ng iyak hanggang sa makauwi siya sa apartment ng pinsan. Dalawang beses siyang nasaktan. Ito na siguro ang oras upang tapusin na lamang ang pagmamakaawa niya na siya naman ang piliin. Na siya naman ngayon ang unahin dahil wala pala talagang gagawa nito kundi lamang ang sarili niya. Balang araw, babalik siya upang ipakita na kaya na niya, hindi dahil gusto niyang maghiganti. Isang linggo na naman ang lumipas at nagpa siya si Hart ng mga ibang bansa. Kinuha siya ng kanyang lola na nakatira sa ibang bansa upang doon ituloy ang pangarap. Dala ang anak na magiging lakas niya. Anak, mag-iingat ka doon. Pinunasan naman ni Hart ang mga luha niya at sa huling pagkakataon, niyakap niya ang pamilya, lalo na si Brenda. Bruha, tandaan mo mga tsokolate ko pag-uwi mo ah. Oo naman, hindi ko makakalimutan. Humanda talaga si Lorenzo sa akin kapag nakita ko siya, babarilin ko siya. Iyak pa nito. Naiintindihan ko naman ang lahat. Sa ngayon, sarili ko na lang muna ang pipiliin ko. Hindi ako galit sa kanya, pakisabi sa kanya, Brenda. Hindi ako galit sa kanya. Mas lalong naiyak si Brenda dahil napakabusilak ng puso ng pinsan niya. Nang araw na iyon, tuluyan na ngang iniwan ni Hart ang Pilipinas upang makapagsimula ng bago at iwanan ang mga masasakit na nangyari sa kanya. Sa araw na babalik siya, doon niya masasabi na baka pwede pang ayusin ang lahat. Papalayong likuran ni Hart ang huling napagmasdan ni Lorenzo habang nakatanaw siya sa dalaga na kinailangan niyang pakawalan muna. Masakit sa kanya na itanggi ang anak sa mismong harapan ng dalaga, ngunit kailangan niya munang ayusin ang problema. Gusto niyang bumalik sa dalaga ng buo at wala ng problema pa. Bakit kasi hindi mo siya pinaglaban? Maiintindihan naman ang pamilya natin. Ani ni Joyce na nasa tabi niya habang pinapanotin ng dalaga na papaalis. Nangako ko kay Lolo. Minsan, ang mga pangako na ganyan ay isang kalokohan na lamang. Bakit mo pinili na magdusa? Pwede ka naman lumaban. Kung nakikita ka ng Lolo mo ngayon, baka binaril ka na niya sa pagiging duwag mo. Wala akong ibang pagpipilian dahil nasa kontrata na natin na magpapakasal tayo. Yun ang kailangan kong gawin upang makuha ko ng buwang mana ko. Ay nako, pwede mo naman magawa ng paraan yan.
Sana nga ganun kadali. Pero hindi. At alam mo yan. Ani ni Lorenzo. Kung wala akong pera, paano ko ibibigay ang mundo na dapat nilang maranasan? Babalik ako. Babalikan ko sila. Alright. Tutulungan kita na mangyari yan. May fiance sa loob ng ilang buwan. Tulad mo, may gusto rin ako na balikan. Pero pareho lamang tayo nakulong sa kontrata na ito. Kaya tara na, tapusin na natin ang kalokohang to. Nakangiting sabi ng dalaga. Kaya naman, hindi na napigilan ni Lorenzo ang mapangiti kahit papano. 3 taon ang lumipas nang maging tahimik ang lahat. Iyon ang inakala nila. Sa isang opisina, sotong formal attire kung saan narito ang mga abogado nina Joyce at Lorenzo, pinag-uusapan nila ang paghihiwalay matapos ang mahabang pag-aasikaso sa mga mana nila. Ngiting aso pa si Lorenzo nang tuluyan na mapawalang bisa ang kasal nina ni Joyce at ligtas na nailipat sa pangalan niya ang lahat ng kayamanan. Grabe ka naman makangiti, akala mo naman nakalaya ka sa impyerno ah? Natatawang sabi pa ni Joyce sa kahinimas ang malaking tiyan. Sinong hindi? Ang tagal kong hinintay to. 3 taon ako naghintay para lamang tuluyan ang makalaya sa mga obligasyon ko. O siya, anong plano mo niyan? Babawiin mo na ba ang mag-ina mo? Tanong pa ni Joyce. Yan ang una kong gagawin. Sa loob ng 3 taon, ginawa ni Lorenzo at Joyce ang lahat upang makawala sa kontrata na nadamay sila. Kinailangan nilang magpakasal. Ngunit sa papel lamang iyon upang mapunan ang numero unong iniwan ng lolo nito na kondisyon. Sa loob ng 3 taon ay hindi sila kailanman nagsama at alam ng lahat iyon. Isinubsob ni Lorenzo ang kanyang sarili sa pagtatrabaho habang si Joyce naman ay tinuloy ang pagiging abogada. Subalit ngayon, nagdadalang tao na ito kasama ang lalaking mahal. 1 taon na ang lumipas nang mapawalang bisa ang kasal nilang dalawa. For formality na lamang ang ginawa nila ngayon upang hindi maging usapan sa business career nilang dalawa. Ipagdarasal ko talaga na sana tanggapin ka pa ng babae mo. 3 taon din yun ha? At sana nga'y wala pa siyang nakikilalang ibang lalaki doon. Kundi, kawawa ka sa huli. Biro lamang ni Joyce, subalit nawala ang ngiti na Lorenzo. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Nagsasabi lang ako na maaaring mangyari, okay? Whatever. Mag-iingat ka. At salamat. Sinserong sabi ni Lorenzo sa kapanakipagkamay sa babae. Ngumiti na lamang si Joyce habang iiling-iling na lumapit sa lalaking kinakasama nito ng 1 taon na. Hindi naman mawala ang ngiti na Lorenzo ngayong nasa loob siya ng opisina ng pinsan na si Jiwon. Narito din ang iba pa niyang pinsan upang i-celebrate ang nangyari sa buhay niya. Ngayon, malaya na niyang magagawa ang gusto niya. Lalo na ang bawiin ang mag-ina niya na 3 taon din niyang pinalaya. May balita na ako kay Heart. Sa totoo lang, baka ngayon nakalapag na ang eroplano na sinasakyan niya. Ani ni Killian. Paano mo nalaman? Takang tanong pa ni Lorenzo, pero pinagkibit balikat na lamang ni Killian. Anong gagawin mo ngayon? Babawiin sila? Pero hindi ko pa pala nasabi sa'yo, nahuli ka na ata, dahil may source ako na nakapagsabi na may nobyo na ang dalaga. Ano? Yes, I know that too. He is Mr. Evangelista, ang former CEO ng kumpanya na dating nalugi. Pero ngayon, ay may magandang estado na. Balita ko, last year pa sila magkasama. Dagdag pa ni Jiwon. Mas lalong nawala ang gana sa mukha ni Lorenzo nang sumang-ayon si Jiwon. Alam nila na kapag ito ang nagsalita ay totoo. Hindi napigilan ni Lorenzo na lagukin ang alak na nasa baso niya dahil sa namumuong galit. Hindi pwede na may umagaw sa mag-ina niya dahil kanya lamang ito. Sa tingin mo ba may pag-asa pa kaya si Lorenzo sa kanya? Gago din kasi ito eh. Tinanggihan niya ang mag-ina niya noon. You know the reason why. Alam niyo ang dahilan kung bakit ko ginawa yun. Naiinis niyang sabi sa mga pinsan niya. Jill, wala kang kaaway dito. Sinasabi lamang namin ang alam namin at saka alam din naman namin ang tungkol dyan. E di sana, hindi kayo nagsalita ng ganyan. Dahil hindi nakakatuwa. Ang tagal kong hinintay ang araw na to, tapos sisirain niyo lang. Minsan ang biro ay nilulugar din. Ani naman ni Lorenzo saka nag-walk out. Nagtinginan pa ang magpipinsan dahil alam nila na sumobra sila ngayon. Sa kabilang banda naman, may malapad na ngiti si Heart habang nakatingin sa labas ng mansyon kung saan siya namamalagi kasama ang anak. 3 taon na din ang lumipas at isa lamang ang masasabi niya
na marami siyang natutunan sa buhay. Tinatawanan na lamang niya ang katangahang ginawa noon. Hindi niya akalain na pagkatapos ng masasakit na pangyayaring iyon ay magagawa pa rin niyang maging masaya. Art, ising na si Renzo at hinahanap ka. Ani ni Evan sa kanya, ang pinsan niyang lalaki sa side ng kanyang lola na kumupkop sa kanya sa ibang bansa. Napangiti pa na mas malapad si Hart nang makita ang 3 taong gulang na anak na pumupungas-pungas habang umiiyak. Oh, bakit na naman umiiyak ang baby ko? Hindi ba big boy ka na? Bakit umiiyak ka pag hindi mo ko nakikita? Biro pa niya sa anak, kaya naman mas lalo itong lumabi. Kasi po, wala ka sa tabi ko, tapos tatakot ako ni Tito na umalis ka po. Ani naman ito, kaya naman tinasan niya ng kilay si Evan. Relax, nagbibiro lang ako. Kinarga naman ni Hart ang anak, saka ito pinakalma at pinatigil sa pag-iyak. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit nagawang makabangon muli ni Hart matapos ang lahat ng masasakit na nangyari sa kanya. Ang anak niya ang muling nagbigay ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. Ito ngayon ang buhay niya at wala nang iba. Mama, saan po si Dada? Di ba po nandito siya sa Pinas? Kailan po niya ako pupuntahan? Nabura ang ngiti sa labi ni Hart nang muling magtanong ang anak tungkol sa ama nito. Soon anak, makikita mo na si Dada mo. Sa ngayon, si Mama muna, okay? Anya. Hindi naman niya ipagkakait ang bata kay Lorenzo. Wala na siyang naging balita sa lalaki. Marahil ngayon ay may sarili na rin itong pamilya. Baka nga may anak na rin ito ngayon. Noong una ay hindi niya matanggap. Pero unti-unti na rin niyang natanggap na hindi lahat ng nanaisin mo ay ibibigay sa'yo. Baka may ibang plano ang Diyos, kaya naman hindi niya hinayaan na mapasayo. Ang mansyon na kinatatayuan kung saan sila titira ay isang malaking village. Kakalipat lang din nila dito, kaya naman wala siyang kakilala. Naisipan niya maglakad-lakad upang makilala ang mga taong nandito nang magulat siya. Nakasalubong kasi niya si Archer, bitbit ang anak nitong babae na kaedad lamang ni Renzo. Hart, kailan ka po umuwi? Tsaka kaninong anak ang karga mo? Gulat nitong sabi, nanginitian lamang niya. Nagpasya sila na tumungo sa playground at hinayaan ang mga bata na maglaro upang makapag-usap sila na maayos. Kung ganun, anak ni Lorenzo ang batang to. Bakit hindi niya kayo pinaglaban? I'm sorry, wala na kasi akong alam matapos namin umalis pa ibang bansa ng asawa ko. Iniwan ko sa kanya ang obligasyon sa kumpanya. Dito lang din kami nakauwi. Ayos lang, ang dami ko kayang kalokohan noon. Akalain mo, nagawa kong mabaliw sa'yo. Tapos, nabuntis pa ako ng kapatid mo. Wala naman ako nakikitang mali doon. Dahil nagkamali ka lamang ng pagkakaalam. Tsaka, kung hindi mo siguro inakala na ako, si Lorenzo pa rin naman ang pupuntahan mo. Gusto ko lang din humingi ng pasensya sa mga nasabi ko noon. Ayos lang, tapos na rin naman ang lahat ng yon. Tsaka natuto na ako, ang dami ko natutunan, lalo na nang lumalaki na ang anak ko. Ani ni Hart. Hindi mo ba ipapakilala ang pamangkin ko sa ama niya? Hindi naman sa pinangungunahan kita pero may karapatan naman siguro siya na makilala ang bata. Ang daming nangyari sa loob ng 3 taon. Isa lamang ang alam ko. Ikinasal sila, pero naghiwalay din. Nakuha ni Archer ang atensyon ng dalaga dahil sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Nagpakasal lamang sila ni Joyce dahil sa huling habilin ng lolo namin. Nasama na yon na kailangan niyang pakasalan ng anak ng apo ng kaibigan upang makuha ni Lorenzo ang buong yaman. Kung hindi, mapupunta ito sa ibang tao. Kung ako ang tatanungin mo, kailangan namin ng pera na yun dahil marami din umaasa sa amin. Maraming empleyado ang mawawala ng trabaho. Kaya naman, hindi sa pinagtatanggol ko pero, alam mo na. Naiintindihan ko. Hindi naman ako galit sa kanya. Lalo nang hindi ako kailanman nagalit sa kanya dahil naiintindihan ko. Wala din problema kung gusto niyang makilala ang bata dahil hindi ko naman ipagkakait ito. Salamat. Bulong ni Archer na puno ng pasasalamat. Nag-usap pa sila ng tungkol sa ibang bagay habang nagtatawanan. Tinawanan na lamang ang mga nangyari noon sa kanila. Naging magkaibigan silang dalawa at naayos kung ano man ang gusot noon sa kanila. Hanggang sa nagpaalam na sila upang umuwi ng mansyon. Mama, I like Nana po. Masayang sabi pa ng anak niya habang naglalakad sila pauwi sa mansyon.
Talaga ba, anak? Gusto mo bang pumunta sa kanila bukas? Really po, Mama? Pwede po kami mag-play? Tumango naman si Heart. Kaya naman, nagtatalo ng anak niya sa sobrang ligaya nito. Naghabulan pa sila sa daan, nang biglang isang itim na sasakyan ang tumigil sa harapan nila. Gulat ang gumuhit sa mga mata ni Heart nang makita kung sino ang lalaking sakay nito. Dahan-dahan na bumaba ang binata at nang makumpirma niya, hindi napigilan ni Heart na maluha. Heart, baby. Tawag pa sa kanya ni Lorenzo. Para bang huminto ang mundo nila at tanging sa kanila lamang umiikot ang mundo. Dahan-dahan pang tumingin ang lalaki sa bata at inosenteng tumingin naman sa kanya ang batang lalaki. Nagtago pa ito sa likuran ng ina nang subukan niyang lapitan. Mama! Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Heart. Tinawagan ako ni Kuya dahil may gusto daw siyang ipakita sa akin. Kailan pa kayo umuwi? Kahapon lang. Nag-iwas ng tingin si Heart dahil sa labis na kaba ang nararamdaman niya. Parang noon lamang, nang unang beses sila magkita, makalipas ang ilang taon. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-isip muna si Heart, ngunit pagkuan ay pumayag na rin siya. Iniwan muna ang bata sa mansyon at nagtungo sa may hardin upang makapag-usap sila na maayos. Kumusta ka na? Iyan agad ang lumabas sa bibig ni Heart. Hindi naging masaya dahil ikaw pa rin. Gusto ko magpaliwanag. Pagbibigyan mo ba ako? Nagulat pa si Heart nang biglang lumuhod si Lorenzo sa harapan niya. Yumakap pa sa kanyang bewang at lumuluha. Hindi na rin napigilan ni Heart ang maluha. Kaya naman, hinayaan na lamang niya na damhin nila ang sakit ng paghiwalay noon. I'm sorry. I'm really sorry. Lorenzo, makinig ka muna sa akin, okay? Hindi ako galit sa'yo. Tsaka naiintindihan ko kung bakit mo ginawa sa akin yun. Inaamin ko naman na nasaktan ako at nagalit ako noon. Pero ngayon kasi, naiintindihan ko na ang lahat. Lalo na ngayon na nalaman ko ang dahilan mo. May tanong ako. Sana sagutin mo. Nagkatitigan pa silang dalawa na puno ng luha ang mga mata. Ikinulong pa ni Heart ang mukha ng lalaki sa kanyang mga nanginginig na kamay. Napansin ito ni Lorenzo. Kaya naman, gamit ang nanginginig din niyang kamay, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Pakakasalan mo na ba ako ngayon? Pakiramdam ni Lorenzo ay nabingi siya sa tanong ng dalaga. Nakatulala lamang ito habang nakatingin sa luhaang mukha ng dalaga. Nananaginip ata ako. Ano? Pakakasalan mo na ba ako ngayon? Pwede na ba ngayon? Nang mag-sink in na sa utak ni Lorenzo ang mga sinabi ni Heart, bigla siyang humagulgol ng sobrang lakas. Oo naman, kahit ilang beses at sa ang simbahan pa. I love you. Hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Ani pa ni Heart. Mahal kita. Mahal na mahal. Sagot naman ni Lorenzo. Muling nagdikit ang kanilang mga labi. Dinama ang matinding pagmamahal, saya at pangungulila na kay tagal nilang tiniis. Nang araw na yon, nabuo ang pamilyang matagal nang pinapangarap ni Heart. Sa wakas, nagbunga na rin ang paghihirap nila ng ilang taon. Thank you. Thank you so much. Paulit-ulit na bulong ni Lorenzo habang yakap si Heart ng sobrang higpit. Hindi pa sila nakontento at kinarga niya ito at saka parang baliw na nagsisigaw. Mas lalo lamang bumuhos ang luha nang lumapit kay Lorenzo ang bata. Ang anak niya na paulit-ulit niyang hininga ng tawad dahil sa nagawa noon. Isang buwan ang nakalipas, simula ng magsama at maging buong pamilya na si Lorenzo at Heart kasama ang anak nila. Hindi mapaghiwalay ang mag-ama. Yan ang kinaiinis ni Heart dahil magkasama ang mag-amang ito sa lahat ng kalokohan. Parang ngayon lamang na nagkalat na naman ang mga laruan sa sala na kanina pa niya inutos na linisin ang mga ito. Hinanap pa niya ang mag-ama sa buong mansyon, subalit hindi niya makita ang dalawa. Sinilip na rin niya sa playroom ng anak, subalit wala. Wala ang malulokong mag-ama niya. Nay Josie, nakita niyo po ba mga pasaway na yon? Tanong ni Heart na makita ang kusinera ng pamilya. Ayaw kasi siya gagawa ng gawaing bahay at mag-focus lamang daw sa kanila. Noong una ay hindi niya matanggap,
pero noong katagalan ay naintindihan niya na gusto ng atensyon ng asawa. Naku madam, nandun po ata sa garden at naglalaro. Ani naman na matanda. Sige po nay, salamat. Naglakad na si Heart patungo sa garden, pero ang una niyang napansin ay ang matahimik na paligid. Sinilip niya ang garden, pero wala naman ang dalawang pasaway. Kaya ang naisip niya ay baka nasa mansyon ni na Archer. Naglakad pa siya patungo roon nang makita si Archer na tinuturuan ng anak na magbike. Napadalaw ka? Tanong pa nito. Nandito ba ang mag-ama ko? Kanina ko pa kasi sila hinahanap. Wala, hindi naman sila nagpunta dito. Kanina ko pa nga hinihintay na magpunta dito ang lokong yun. Sagot naman ito. Ganun ba? Sige, salamat. Umuwi na si Heart sa mansyon. Nang mapansin naman niya ngayon ang mga petals ng rosa sa daan. Nagtaka siya dahil kanina ay wala naman ang mga ito. Nagtingin-tingin pa siya sa paligid, pero wala naman siyang napansin na kakaiba. Sinundan na lamang niya mga rosas nang may makita siyang isang pirasong rosas. May maliit na note doon, kaya naman binasa niya ito at ang sabi ay, lakad ka lang padiretso. Natawa pa siya dahil walang kaswitan sa katawan ng gumawa nito. Hindi tumigil ang rosas hanggang sa makarating siya sa may living room. Isang rosas na naman na naghihintay sa kanya at maliit na paper bag. Wear this, gorgeous. Natawa na naman si Heart habang namumuuna ang mga luha niya nang makitang maliit na belo ang laman ng paper bag. Hanggang sa tuluyan na siyang makalabas sa garden. Magtatakip silim na kung saan ang kalangitan ay kumukulimlim na. Nagtaka siya nang bumungad sa kanya ang napakagandang garden na napupuno ng mga bulaklak, kandila at kung ano-ano pa. Natutop ni Heart ang sariling bibig nang makita ang anak sa gitna na nakasuot ng puting tuxedo. Bit-bit ang malaking buke ng bulaklak na mas malaki pa sa kanya. Lumapit si Heart sa anak upang kunin ang bulaklak. Will you marry me po, Mama? Pilyong tanong pa ng anak niya at naglabas ng maliit na singsing. Natawa na lamang si Heart habang lumuluha. Oo naman. Sa kanya niyakap ang anak. Sa kanyang likuran, nagulat siya na makita si Lorenzo. Nakasuot din ang puting tuxedo, saka biglang lumuhod sa kanyang harapan. Love naman eh. Bakit? Wala pa love. Saka mo nasirain ang momentum natin. Ani pa ng lalaki. Hindi pa inaasahan ni Heart nang makita ang pamilya, mga kaibigan at ang mga pinsan ng lalaki. Naroon silang lahat. Nakatingin sa kanila. Heart Lachenko, alam ko na marami tayong pinagdaanan. Umabot sa puntong nasaktan kita, pero tinanggap at pinatawad mo pa rin ako. Wala na akong maihiling pa kundi ang makasama ka habang buhay. Will you marry me, love? Please? Pumatak ang luha sa mga mata ni Lorenzo habang sinasabi ang mga salitang iyon. Natutop ni Heart ang kanyang sariling bibig dahil sa matinding saya. Paulit-ulit siyang tumango habang lumuluha. Oo! Yes! Pakakasalan kita! Kasabay ng pagtanggap niya sa proposal ay ang mga fireworks na nagputukan at lumikha ng magagandang ilaw sa kalangitan. Sumabay pa ang hiyawan at palakpakan ng mga pamilya nila, nabakas din ang matinding kaligayahan sa kanilang mga mukha. Sa harap ng mga mahal sa buhay, sa Diyos at sa buwan na naging saksi ng pagmamahala nila, isang halik na napupuno ng totoong pagmamahal ang ginawad nila sa isa't isa. Kasabay ng mga masasagana nilang luha dahil sa sayang hindi mapaglagyan. Loko ka? Ani pa ni Heart na maghiwalay na ang mga labi nila. What? Anong akala mo? Na hindi ko gagawin ng ganito? Na okay lang sa'yo na magpakasalabang? Hindi ko kaya. Wala pa ito sa mga gusto kong maranasan mo. Nang anak natin. Dahil kayo ang buhay ko ngayon. Gusto kong ibigay sa iyo ang mundo, kung maaari lang. Pero ako na ang mundo mo ngayon. Paano ba yan? Piliang sabi ni Heart, kaya naman hindi mapigilan ni Lorenzo ang mapangisi. Kailan ka pa natutong bumanat ng ganyan? Alam mo ba na kinikilig ako ngayon? Hindi mo ba nakikita na kinikilig ako ngayon? Kinikilig ka? Pakita nga ng kilig. Mamaya, dun sa salid natin. Bira naman ni Lorenzo. Kaya naman muli silang nagtawanan.
na wala pa ang atensyon nila sa isa't isa nang pumasok sina Killian, Peter at Zachary na basa at amoy yung burnal. Nagulat pa silang lahat, lalo na ang mga asawa nila dahil idinamay pa ang mga anak nila. Walang yaka talaga, Lorenzo. Bayaran mo ako ng ilang milyon para sa lecheng fireworks mo na lumungoy kami sa imburnal dahil ang iba sa fireworks ay sa amin nakatutok. Sigaw ni Killian. Punyeta, ang anak ko na hindi naliligo ng hindi mahalang tubig ay bigla lamang nagdive kasama ko. Love, ihanda mong panligo at maliligo kami. Ilabas mo lahat ng sabon. Sigaw naman ni Zachary na karga ang anak. Hinintay naman si Peter na magsalita pero umisi lamang siya ng nakakaloko habang bitbit din ang anak. What? Anong akala nyo? Magre-reklamo ako? Come on, hindi nakakamatay ang konting dumi. Mas lalo lamang magiging healthy ang anak ko sa mga good bacteria na galing sa imburnal. Ani nito na hindi nagustuhan ng asawa, kaya naman kinaladkad siya ng asawang si Dorothy ng tanga ng patilya. Nagkatitigan na lamang sila ni Lorenzo saka tumawa ng malakas. Sino nga bang mag-aakala na ang mga sigang lalaking ito ay takot sa kanilang mga asawa? Hindi na siya magtataka dahil maski si Lorenzo ay natatakot sa kanya, lalo na kapag may dala na siyang syanse. Wakas. Shoutout po kay Rowena Ojeda from Negros Oriental, Annalyn Rivera from San Juan, Batangas, Jovi ng Oriental Mindoro, Juvelin Aduka from Saudi, Nessie Hiratsuka from Miyagi-ken, Japan. Happy listening!